Ninong Sergio Osmeña, ipinanganak noong ika-siyam ng Setyembre, taong 1878 sa lungsod ng Cebu. Siya ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nagmula sa Visayas. Sa edad na 65, si Pangulong Osmeña ang pinakamatandang naging presidente ng bansa. Sa pagkakatalaga niya sa posisyon at muling pagkakatatag ng Commonwealth Government, unang binigyang tuon ni Osmeña ang pagbangon ng Pilipinas mula sa sinapit nitong pagkasira sa ikalawang digmaang pandaigdig. Muli rin niyang isinaayos ang mga sangay ng gobyerno. Binuo niya ang kanyang gabinete at binuhay ang kapangyarihan ng kataas-taasang hukuman. Muli rin niyang pinanumbalik ang papel ng lehislatura sa pamahalaan kung saan naihalal si Manuel Rojas bilang Senate President at si Jose Sulweta naman bilang House Speaker. Ang kauna-unahang panukalang batas na tinutukan ng Kongresong ito ay ang rehabilitasyon ng Philippine National Bank. Naaayon ang panukala sa layunin ni Pangulong Osmeña na makaangat muli ang ekonomiya ng bansa. May mga ginawang hakbang din si Osmeña kaugnay ng mga polisiyang may kinalaman sa ating ugnayan sa ibang bansa. Nagpadala siya ng delegasyon sa Estados Unidos upang makiisa sa pagbuo ng United Nations Charter. Kabilang ang Pilipinas sa 51 bansang pumirma rito. Bilang paghahanda naman sa nalalapit na muling kasarinlan ng bansa sa kamay ng mga Amerikano, itinatag ang isang opisinang mangangasiwa sa ating ugnayang panlabas. Si Vicente Cinco ang tumayo bilang pinunong tagapangulo nito. Sa ilalim ng pamahalaang Osmeña, naging miyembro tayo ng International Monetary Fund at International Bank for Reconstruction and Development. Itinulak din ni Osmeña sa US Congress ang pagpapasa ng Belt Trade Act at nang maaprubahan, nakatulong ito ng malaki sa ating ekonomiya. Sa pamamagitan nito, nabigyan ng pagkakataon ang bansa na makapagluwas ng ating mga pangunahing produkto sa Amerika nang walang buwis na kinakailangang bayaran. Nagtakda ng halala noong 30 ng Abril taong 1946. Batay sa panawagan ni Manuel Rojas, Elpidio Quirino at ng kanilang mga kaalyado, ito raw ay upang mabigyan ng pagkakataong makapaghalal ang mga Pilipino ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga kinatawan sa Kongreso. Tumakbo si Osmeña, nakalaban niya si Manuel Rojas na noon nagsisilbi pa rin bilang pinuno sa Senado. Sa halalang iyon, tumangging mangampan niya si Osmeña sa paniniwalang iboboto siya ng mga Pilipino dahil batid daw ng mga ito ang kanyang mga magagandang ginawa at ang tapat niyang pamamalakad sa gobyerno. Nagkamali ng akala si Osmeña. Nanalo si Rojas sa halalang iyon. Matapos ng kanyang pagkatalo, bumalik si Osmeña sa Cebu at nanatili na roon hanggang sa kanyang pagpanaw sa edad na 83 dahil sa sakit sa baga. Sergio Osmeña, ang ika-apat na Pangulo ng Pilipinas.